Ready na? Apo. Okay, yan ang napag-usapan natin na mayroong ano, mayroong tupa, may kambing, okay? At yung palang puno, maraming ibig sabihin, no? Mayroong negative, may positive, may good, may evil, di ba? Diyos becoming man, dying for our sins, yung law, sin and death, philosophically, morally, good and evil, mga ganun. Laging merong good and evil, no? Laging may mga opposites. Parang ang darkness, it is the absence of light. Parang yung good, it is the absence of, yung evil, it is the absence of good. Mga ganun, laging may dalawa, parang kanina, tupa, kambing, okay? Ano yung corruption of the best is the worst? Corruption of the best. Ibang kagad ang usapan. Kasi sa pag-present natin, napupunan nila, hindi tayo katulad ng ibang napipresent ng mga truths, no? Tinuro sa atin sa school na pag magawa ka ng sentence, kailan, meron muna ng team, meron mga paragraph. Alam mo kung ano ibig sabihin ng paragraph, mga sentence. Tayo rito, parang yung Bible, no? Yung Bible. Ang Bible, pag binasa mo, sa totoo lang, dahil Eastern ang paggagawa niya, hindi naman Western, ang literatura, nagugulat yung mga Eastern. Tuloy, gumagamit sila ng anong contextualization sa seminary, kung anong pinapag-aralan nila, para lang makabol doon sa kaulugan ng meaning ng Bible verse dyan sa Bible. So, nung araw ko pa alam yan, yung mga Western people, kung minsan nagkakamali, masigit na naintindihan ng mga Oriental, mga Eastern people, yung Bible, kasi nga yan eh hindi sinulat para sa mga Western, kundi sa mga Eastern, literally speaking, no, as far as literary is concerned. Now, pero kahit ganon, kung wala kang Holy Spirit, wala rin. So, ba't ako ganito mag-usap? Kasi yung Bible, naging good and evil. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit? At tinan mo yung mga nangangaral ngayon, puro Bible ang ginagamit. Diba? Pati na yung mga mystical. Pati na yung di umano, nakausap ang Diyos, nakausap si ganito, mamaya may babak up niya ng Bible. Alam niyo bakit? Kasi alam nung nangangaral na yun, na yung Bible talaga, kailangan gamitin mo para paniwalaan ka ng mga tao, lalo na yung mga Protestant, pati Catholic, na kung saan nung araw kami yung may kasalanan yan. No? Siyempre, wala pa ako nung panahon ni Luther, matagal yung 1517, pero nag-react si Luther sa Roman Catholicism na hierarchical, at sa kanilang pagre-react, pumaling ang pendulum ng istorya, kaya ng doctrine, napunta sa extreme, na kung saan, yun nga, nagkaroon ng bibliolatry. So, ang bibliolatry sa ngayon laganap, na hindi ka pwede mag-usap tungkol sa Panginoon, lalo sa Christian context, kung hindi ka gagamit ng Bible. Naalala niyo yun, nung nag-preach si Jesus Christ sa Matthew 5:6-7, Bill? 5:6-7, yung Sermon on the Mount. Hindi Sermon of the Mount, ha? Okay. Sermon on the Mount. Yung blessed are the ganito, ganyan, di ba? Sa dulo nun, nung matapos si Jesus Christ, sabi ng mga Udyo, mga Pariseo, yung iba, ibang klase ito, ito. Hindi siya tulad ng mga authority natin, okay? Ano mga Pariseo, Saduceo, Scriba, na laging nagko-quote ng Bible verse. So, sino yun? Si Jesus Christ. So, iba siya, di ba? Nandiyan, kumisa nagko-quote siya. Pero hindi siya tulad ng mga ibang mga Christian ngayon, tulad namin nung araw, na hindi kami kontento mag-apon, o kaya sa lecture, o kaya sa simbahan, pag nag-preach, nang walang Bible verse. In fact, sinasabi namin, sinasabi hanggang ngayon, pagkatapos magbasa ng Book of Matthew, Mark, Luke, John, Romans, etc., pati sa Old Testament. Ano yung dulo, Bill? Saan mo? Nagpastor ka. Ito ang ebanghelyo ng Panginoon. No? This is the word of the Lord. This is the gospel of the Lord. Diba? Oh. Ano yung gospel? Yung sinabi ni Paul. Yung sinabi ni Peter. Yung sinabi ni Matthew. Yung ba yung gospel? Oh. Anong sabi ni Paul? Didiretsahin na natin. Kasi konti lang oras natin. Ano ang sabi ni Paul nung nandito pa siya, tandaan nyo si Paul, sincere yan, di ba? No, dati, persecutor, terrorist yan, laban sa mga Christians. Nung naborn again siya, magmula sa road of Damascus, nagkaroon na ng tinatawag na experience sa Diyos, bandang uli, di ba? Nag-independent siya ng faith. At wala pa yung Bible, pinipreach niya yung gospel. Hindi pa naisusulat yung mga Corinto, Epeso, ganyan. Ang ipinipreach niya, gospel. Tama, mali? Tama. Oh. Ang Bible o yung New Testament ay sulat lang yan pagkatapos ng maraming persecution dyan sa gitna silangan na kung saan yun, nagtaguan na yung mga ibang Christian, yung iba pinatay. So kinomport ni Paul yung mga nasa Epeso, Colossus, Corinto, etc. Kaya nagkaroon ng New Testament. Gets nyo? Mm-hmm. Maraming pang masasabi tungkol sa history ng Bible o kaya ng mga early Christians. Pero ang target ko rito yung bibliolatry. Okay? Na ang mga Christian ngayon kung bakit naging puro Bible,
ang dahilan, Galatians chapter 1, kapag binasa mo yan, especially yung verse 8 hanggang 9, anong sabi ron? Sino nakakaano sa inyo? Ganyan, naka-hypnotize, etc. At yung 8, sabi niya, kahit kami, o anghel mula sa langit nang magbumaba rito, mag-preach ng ibang gospel maliban sa pinrits namin sa inyo, which is ang tinutukoy niya, 1 Corinthians 15, okay? Yung death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, ng Panginoong Yesus. Basahin na lang nila sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 6, okay? So, ang nasa mind ni Paul, yung gospel, yun lang. Wala nang ibang gospel, okay? So, ano nangyari? Bandang uli, meron ng ibang gospel. Meron ng ibang Jesus, meron ng ibang Spirit. Parang ngayon. Oh, bakit? Ba't nangyari yun? Oh, wag na yung noong araw, kasi maabang istorya, ngayon na lang. Saka natin tatalakay kung anong nangyari sa kanila noong panahon na yun, ba't nagkaroon ng ganong kabilis na pagkabago ng message ni Paul, no? Naging iba, legalistic, iba, mystical, iba, rational. So ngayon, ganun din alas yung problema ng mga Kristiyano. Kaya ng mga taong gustong mag-aral ng katotohanan at ang napagtitripan nilang pag-aralan yung Christianity. Ang naididiin yung Bible. Okay? Again, yung Bible, wala pa yan ang daming naliligtas. Okay? By the hundreds, even by the thousands. Iko-contrast ko lang ha, ngayon, buong daigdig, ang daming Bible, lalo na sa mga Western civilized Christian society, ang daming Bible, halos, wala na nga maligtas. Okay? Now, hindi ko sinasabing masama yung Bible, pero ang sinasabi ko, ang Bible, like good and evil. Kaya kanina nga, nasabi ko na, corruption of the best is the worst. Ano yung best? Yung gospel. Ano yung parang naging corruption? Yung Bible. Sinasabi ko ba ngayon na masama ang Bible? Hindi. Parang yung law, hindi na masama yan. Sabi nga ni Paul, ginamit ng Diyos yan para mag-arrive tayo sa salvation by grace through faith in Jesus Christ. Mm-hmm. Ang Bible, ganun din. Gumagamit lang ako ng pag-aambing kanina, pero yung Bible, parang yan ang nangyari. Ginawang parang, parang end na lahat. Sa halip na yun ang maging ano lang, maging means para ma-attain yung goal na kung saan si Jesus Christ talaga ang salita ng Diyos. Sabi rin sa Bible, Revelation chapter 19 verse 13 ba yun? Na kung saan sabi ron, pagbaba ni Kristo mula sa langit, di ba? May secret names ang hindi alam ng mga tao, pero sinabi niya, ang pangalan niya ay Word of God. Siyempre, ang tinutukoy natin, yung universe na pangalawa na sinasabi ko, doon sa patatlong strata ng hierarchy ng Diyos, Ama, si Kristo, Lord of the Universe, saka yung Holy Spirit, yung bababa rito ay Jesus Christ na Lord of the Universe, okay? Siya yung Word of God. Dito sa lupa, ang Word of God, yung Holy Spirit na author ng Bible. Ang problema, yung author ng Bible, nawala yung libro ni John. Hindi naman talaga nawala. Nandiyan lang sa daigdig, di ba? Nandiyan sa loob niyo. Ang problema, dahil nga walang Holy Spirit yung mga Christian ngayon sa buong daigdig, ay, yung Bible lang sinamba. Paano nangyari? Ang titik ay pumapatay. Ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Sino nga pala nagbibigay buhay? Yung message, yung Spirit nitong Bible na to. Yung Gospel na kung saan ang dulo niyan, yung Holy Spirit na meron tayo nun. Pero yung Bible, hindi yan. Ang Word of God na kasing bigat, qualitatively, ng Panginoong Yesus. Natibe, hindi yan o. Yung tinatawag nilang mga theological truths na nakuha nila sa mga seminary, nakuha sa mga contemplation, meditation, na kung saan nag-arrive sila sa mga systematic theological truths nila. Hindi yun. Ang talagang dulo lang ng lahat ng yan ay ang glory ng Diyos, Jesus Christ, sa mamagitan ng Holy Spirit, nananaan pagkatapos dumaan sa gospel ng tao. Now, bakit naging Bible, naging mapagsamba sa Bible yung mga, lalo na yung mga Protestant, okay? Ngayon, yung mga kulto. Ha? Nagbangko sila, doon sa mga maririnig sa TV, sa radyo, miya-miya, kapitulo, versikulo. Samantalang wala namang kapitulo, versikulo. Meron ang Bible ngayon, may bagong Bible ngayon, wala na yun, nalis na yun eh. Yung The Message, yan, pwede na order niyan, ewan ko, baka meron sa computer. Wala na, tsaka sinusulat ang Bible doon, chronologically, hindi tulad ngayon sa mga pagkasulat ngayon. Ang inspired, hindi yung chapter, hindi yung itibay yung mga verses. Si Kristo hindi gumamit ng ganun. Kailan lang yung mga kapitulo tsaka mga versikulo, 500 years ago, doon lang halos na invento yan, di ba? Anyway, ang sinasabi ni Paul doon sa Galatians 1, chapter 1, verse 8 and 9, pagka meron na niyang anghel, no? Bumaba rito, o kahit kami, no? Inulit-ulit ko yun, na merong i-preach na ibang gospel maliban sa pin-preach na niya, which is yung pin-preach natin, pakasumpain. Inulit-ulit niya yan, twice. So, anong dapat nating i-deal ngayon sa mga tao dito, sa daigdig, lalo din sa Pilipinas? Na kung saan eh, pagka nag-usap na kayo, halimbawa, nagpe-preach tayo o nag-witness kayo sa labas, anong Bible verse? Anong Bible verse ko? Saan sa Bible? Asan sa Bible? Okay. Yung ganyang mindset, ano yan? Demonic.
Satanic yan. Kasi sabi nga ni Paul, pakasumpain eh. Ano yung ginagamit din ng gospel? Yung letter ni Paul. Yung letter ni Matthew, ni Mark, ni Luke, ni John, ni Peter, etc. Di ba? Bible eh. Okay, letter ng mga nasa Genesis, ganyan, hanggang sa Malakay. Again, walang masama dyan, okay? Salita pa rin ng Diyos dyan in written form. Pero pag kinumpir mo yung Old Testament sa New Testament, syempre mas qualitatively, mas marindi yung New Testament kaysa sa Old Testament. Progressive yan eh, ang dealing ng Diyos dyan. Lalo na yung Book of Revelation, napakarindi, di ba? Alright, no, parang ano yan, Genesis doon, parang Daniel, yung Book of Revelation, marindi yan. No? So lahat tayo dito, hanggang ngayon, nire-respect ko yan, pinapaniwalaan ko bilang written word of God. Higit pa nga eh, sa paniniwala ng mga Christians sa labas na naniniwala sa inerrancy at infallibility. Pero anong kaiba natin? Hindi yan ang word of God na katumbas ni Jesus Christ. Oh, hindi man yan ang word of God na katumbas ng Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit buhay. Yung Biblia, yung titik, patay yan. Okay? Eh doon sila nagbe-base. So kung naintindihan naman nakikinig sa atin, okay, kahit na hindi nakikinig sa atin, pero pwede lang iparating ito, naku, delikado yan. Kapag sa akin kasi, maraming sign ng cult, ng pagiging cultic. Di ba, Bill? Oh. So, ang mga Christians sa labas, mga evangelical, pag kakategorize kang cults, o member ng cult, kapag hindi ka naniniwala sa Trinity, salvation by grace through faith, hindi ka naniniwala sa deity of Jesus Christ, hindi ka naniniwala sa inerrancy, infallibility ng Bible, okay? Well, karapatan nila, nung araw pinagtanggol ko yun, no? Laban sa mga sinatinatawag na Christian cults. Pero sa ngayon, nakikita ko, pati itong mga defender na to, pati itong mga apologists na to, pati ito kulto, okay? Sa context na mali, idwa ang kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi nagbe-base sila sa Bible. Oh. Isipin mo yon. Sa kanila, pag hindi ka nagbe-base sa Bible, kulto ka. Ang sinasabi natin ngayon, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, oh, hindi sa akin talino, whatever, or research, or whatever. Maraming ganun eh. Ang sinasabi na lang natin, ang isang sign ng kulto ay yung mahilig mag-quote at mag-memorize ng Bible. Walang masama sa nagko-quote o kaya mag-memorize. Pero kapag kayang mindset niya, ginawa niyang parang Holy Spirit yun. Parang Jesus Christ yun. Parang Diyos yun. Kasi sa iba, limbawa yung Boys in the Desert, nandiyan sa YouTube, napapanood mo yun, Dren? Ang ginawa nilang gospel, yung mga teachings ng Jesus Christ. The more you know about the teachings of Jesus Christ, the more you are filled with the Holy Spirit. Anong ibig sabihin? Ang ibig nila sabihin, inalis yung gospel, inalis yung spirit, yun daw turo ni Kristo, limbawa, follow me, take up your cross, yun daw ang Holy Spirit. Kita mo yun? Oh, di ba sinusumpa ni Paul yun? Pinapasumpa niya yun. Yan yung tangalam ng itong mga taong ito. Dahil umalis sila sa mainstream churches, nakatisod sila sa mga Catholic, Protestant, mga Christian cults, gumawa sila sarili nilang gospel. Si Paul, inalis sa eksena, salvation by grace through Peter, nauwi sila doon sa teachings of Jesus Christ. Kasi ang gospel daw ay yung Matthew, Mark, Luke, and John. Sipin nyo, tingnan mo yun sa malayo, napaka-heretical nun. Eh niya, ang alam nila sila yung totoo. Kaya ako minsan, niisip ko, baka mamaya, ganun tayo eh. Pero hindi ako pwedeng mag-isip conclusively na ganun tayo kasi nga, hindi naman tayo ganun. Ang dinidin natin dito ay ang Diyos, si Kristo, ang Holy Spirit. Okay? At hindi gano'n yung Bible. Kasi yung Bible, titik nga eh, ang titik pumapatay. Ang gospel bumubuhay. Yung Spirit, yung resulta ng gospel, yung Holy Spirit bumubuhay. So, anong target natin dito? I-reset yung mind ng mga Christians na na-brainwash nitong mga mangangaral, mga lecturer sa buong daigdig, sa YouTube, sa radio, sa TV, magbula pa noon. Nung kabataan namin, naku, minsan, kasalanan pa namin yan nung araw. Dahil nga sa nag-react tayo sa Roman Catholicism, etc. Kailan, Bible lang, no? Which is, tama sa isang banda, kaya lang subobra. Sa ngayon, ito, nawala yung ano, yung pinagpaligo ng bata, pati yung bata tinapon, okay? So, ito, napakahirap. Itong ginagawa natin ito, kaya nga umasal lang ako sa Panginoon, sa Holy Spirit, na paliwanag ito sa mga nakikinig sa atin. Kasi ang dami na biktima. Sipin mo ha, lahat na lang ngayon gumagamit ng Bible. Okay? Magaganda yung mga Bible, pati na yung mga latest ngayon, binabasa ko yung New Testament, yung may mga salitang millennials, natutuwa ako doon at salamat, mayroong ganun Bible para yung mga kabataan magbasa. Pero hindi ko isinasabi na yung end ng lahat ng yan. Yun ay kaparaanan lang, kumbaga, pwede natin sabihin ano yan eh, mga documentary evidence lang na nagpapatunay talaga na may gospel, may Holy Spirit, may Jesus Christ, may Diyos. Pero hindi yan ang dulo, yan hindi yan ang end, means lamang yan. So ewan ko kung paano ko i-discuss pa ito sa darating araw nang mas marindi pa kaysa dinidiscuss natin. Kasi sabi nga ni Paul, sumpain.
yung mga nagpipreach ng ibang gospel maliban sa pinreach na niya. Nung wala pa yung Bible. Wala pa yung okay? Bible. Ang problema, may mga Bible verse din sila. O yung Bible verse na naman, si Timothy 3.16, etc. Sa Peter, sinasabi, kailangan ang spirit, ang siyang ganito, ganyan, kailangan yung manatili ka sa scripture kasi yan ang paraan para mag-correct, mag-instruct, mag-ganito. Tinutukoy, primarily ni Paul, hindi naman yung New Testament, ang tinutukoy niya yung Old Testament. O ako kahit na New Testament pa. May, sige, patatawarin ko na yun. New Testament ang tinutukoy ng Holy Spirit sa pamamagitan ng Paul. Sige na nga, pero hindi yan pwedeng tumaas doon sa gospel na kung saan siyang daladala nitong gospel, itong Bible. So anong nangyari? Nakorap yung best sa pamamagitan ng better. Di ba? Ang best yung gospel. O, siyempre, meron pang best doon, yung Holy Spirit, yung Jesus Christ, ang Diyos Ama. Ang problema, itong pinakalesser, itong Bible ngayon, yun na naging gospel. Yan ang naging parang portal, parang tanging sine qua non, indispensable requirement na talagang kailangan dadaan ka dyan para maligtas ka. Samantalang yung Bible, New Testament, pag binasa mo, hindi naman para sa mga non-believer. Para yan sa mga believer na. Kung babasahin mabuti ng mga pastor, pare, ministro, ang sulat ni Pablo, ay sa mga iglesia o kaya mga nagtitipon ng mga mananampalataya o mga saints sa Corinto, sa Epeso, sa Olo. Hindi ba ganun? Apo. Believer na sila, born again na sila. Hindi. Ngayon, yung Bible, yung New Testament, ginagamit. At isa pa ako, nung araw, namimigay tayo ng mga kaung-kaung Bible. Karamihan ng pera na kinikita natin nung araw, binibili natin ng Bible. Walang masama. Kaya lang, kinokorek lang natin ang paniniwala ng mga Christian sa labas na kung saan wala yata talaga silang Holy Spirit, ay kayo, yun, napunta sila sa korupsyon. Na yung Bible ginawang paraan ng kaligtasan. Whereas si Paul, walang layunin na gawing paraan ng kaligtasan yung Bible. Ang Bible binigay para i-edify, i-correct, i-instruct yung mga Christians na nang-persecute, nagtago sa mga katako kung saan napunta sa Roman Empire noong araw. Hindi para maligtas. Ligtas na sila. Sa ngayon, ang masamang nangyayari, ginagamit yung Bible para gamitin ng mga nangangaral ngayon para maligtas daw yung mga tao. Hindi pwede. Ang paraan ng kaligtasan, hindi yung Bible. Yung message ng Bible, yung gospel, at ang meron nun, tayo, hindi sila. Okay? Wala yung buong daigdig, tayo lang meron. Lalong wala yung mga nandito sa Pilipinas. Hindi nila alam yung gospel. Naunuan nyo ako? Yung gospel, yung death, burial, resurrection, ascension, pending, alam nila intellectually. Pero sabi ko kanina doon sa lecture ko kanina, hindi nila alam kung ano kaibahan ng tupa at saka ng kampi. Hindi nila alam kung ano yung mga talagang nangyari doon sa Garden ng Eden, sa Calvary, kung paano malakip doon. Wala silang idea roon. Kasi nga nakorap nga yung truth, no? Ang nagkorap yung Bible. O siyempre, not the Bible per se, kundi yung mga bulang propeta at saka mga ngaral ngayon na walang Holy Spirit na ginagamit nilang pilit yung Bible para sabihin yan ang Ebanghelyo. Yan ang word of God. Hindi totoo. Okay? Sabi ni Paul, pag may nangangaral ng ganon, sumpain. Ano yung pinapangaral nila? Yung sulat ni Paul. Okay? Sabi ni Paul, kami, kahit kami. Ang mangaral ng ibang gospel, ano ibig sabihin ni Paul? Siya. Sino pa? Yung mga kasama niya nagsulat sa Bible. Sino Mateo, Lucas, sino Pedro, wala dyan. Pag may nangangaral daw, pat kahit sila, ibig sabihin, pag may nabasa ka sa Bible, tapos sinabi mong gospel yan, o kahit ano pa dyan, di ba, yung ugali ng mga pare, pastor, ministro, sumpayin na God. Ibig sabihin, takwil, huwag kakausapin. Makokontaminate ka ng kanilang mga malinturo. Kasi nakabihis sila, lalaki ng simbahan, may mga choir pa yan, may mga kung ano mga instruments pa yan, nakakainggan nyo. O tapos magbabasa sila doon, ang ganda ng sound system, talagang maniniwala ka kung hindi mo alam kung ano yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero sila pala, nagkakaroon ng ibang gospel. Ibang spirit, yung pumapasok, hindi Holy Spirit, kundi evil spirit. Iba pa lang Jesus Christ, Satanas pa lang, nakadisguise ng Luciferianism. Yung nga, yung Christianity. Ang Christianity kasi ngayon, Luciferian. Good eh. O, papunta rin sa Satanism. Okay? Kaya ngayon nga Antichrist, kung darating dito, tatanggapin ng mga tao eh. Anyway, ibang topic yon. So, naintindihan niyo kung bakit ko dinidiscuss to. Hindi ko pa nga ganang tinutukoy yung kahit na anghel. Bumaba rito at magbibigay o magpipreach ng ibang gospel, baka sumpahin. Ang tawag na dito, mga mystical experiences. Ako meron ganun, kung ganun lang. Halimbawa, sabi ng iba, nag-uusap ko ang Diyos, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ay, naku, kung ganun lang. Napakarami kong experience. Kaya lang hindi ko ginagawang basis to reach absolute correctness, truthful. Kasi nga hindi yun ang basis.
Eh, si, eh no, kung may mangusap sa iyo araw-araw, sabihin mo, Diyos, yung pala, Satanas. O kaya, demonyo pala, o kaya, masamang espiritu, o kaya, fallen angel. Madalas pa naman yan na dumarating pag madaling araw, Bill. Kakausip ng mga psychic, etc. Noong araw, dami kong karanasan na kinakaon sila sa mga tao ngayon na pagkakamalan nila, sugo sila. Very sincere, matatalino. Yung bala, after analysis, nalalaman nila, kinakaon silang ko. Bah, demon yung kausap mo. Oh, evil spirit. Okay, fallen angels. O yun, yung mga karanasan ko noong araw na yun, hindi ko makalimutan. Ngayon, halos wala nang nag-analyze sa mga Christian sa labas. Tinatanggap na lang ng mga taong walang kalamalam kasi ang pinag-aralan nila sa school, hindi yan. No? Kami noong araw, iba. Ako, nag-concentrate ako sa ganyan, sa theology, philosophy of religion, epistemology, etc. Kaya, meron tayong nasasabing ganito. Minawari nga natin sila, bagamat nung araw pa, hindi nakikinig. O malay mo, baka ngayon, eh, makinig na kasi maririg tayo sa YouTube, di ba? O kasi, maraming chismis dyan, di ba? Anyway, so ano yung napukuha yung purpose natin dito dyan? Ginigiba natin. Winawasak natin yung mindset ng mga Kristiyano, especially, pati ng mga non-Christian. Na kala nila Bible yung gospel. Hindi gospel ang Bible, okay? It is a documentary evidence proving that the gospel is true, okay? Ang problema nga, ayun, yung theology, yung hermeneutics, yung napag-aralan natin sa seminary, mga libro, mga eh nasimento eh. Sa mayan ng mga tao, nabasa't sinabi ng Bible, totoo. Ang problema, itong mga nagbabasa, wala ang Holy Spirit. To prove my point, tingnan mo, libo yung magbabasa ng Bible, libong interpretation. Na kung totoo ngayon Holy Spirit yung mga yan, at pinanggagalingan ng gospel o kaya ng Holy Spirit, yung pagbabasa, pag-aaral ng Bible, dapat sana meron silang pagkakaisa. Tama? Uh-huh. Naglalaban-laban nga eh. Oh. Nagmumurahan. Okay? So, paano mo yung sasabihin na talagang may value yung pinag-aralan nila? Wala, di ba? So, ano yung totoo? Ang gospel, hindi yung Bible. Ang gospel, yung message ng Bible. Yung death, burial, para mawala yung lumang kalikasan, resurrection, ascension, magkaroon ka ng bago, hindi lang panlupa, panlangit pa, babaeng Holy Spirit, hindi lang Holy Spirit ni Jesus Christ, Holy Spirit pa ng Diyos Ama. Doon pa lang maintindihan yung Bible. Doon pa lang dapat basahin yung Bible. Hindi para maligtas, dahil ligtas ka na. Ang problema, pinresume ng mga Christian ngayon, naligtas sa buong daigdig, naligtas na sila kasi bininyagan, nabautismuhan, nagsisi sa mga sananan, tinanggap si Jesus as Lord and Savior. Yun na naman, mali. Yung Lord and Savior, mali na naman, semantically, kasi dapat Savior at saka Lord. Apo. Pero kahit sabihin mong Lord and Savior o Savior and Lord, mali pa rin kasi yung repentance nila, hindi nga tama. O, dapat doon death burial. Ang repentance pang Old Testament, pang John the Baptist, pang Acts 2:38. Hindi talaga sa context ng New Testament Christianity na kung saan pinangunahan ni Paul bilang apostle sa mga Gentile. Okay, ibang story na yun. But anyway, Adrian, nakikita mo yung ano? Sige, tanong mo. Sige. Yung taong naniwala sa gospel, syempre, gospel yun, kamatayan ni Kristo. After niya maniwala doon, paano magagamit yung Bible? Okay, so ang Holy Spirit, kapag dumaan ka talaga sa gospel, tinuring mong patay ka na, nilibing ka pa, wala ka na identity bilang tao, bilang Pilipino, bilang asawa ni ganito, anak ni ganito, wala na yun. At nabuhay kang magulit sa malangit ka, wala ka lalo rito, okay? Bumaba yung Holy Spirit ni Kristo, ng Diyos Ama, bumaba ka rin. Dalawa kayo rito, pero isa na yun. Yung dalawang entity na yun, na Holy Spirit ni Kristo, tsaka ng Diyos Ama, tsaka ikaw, iisa yun. Yun ang may karapatan na magbasa ng Bible. Naalala yung ibang mga religion sa labas pag nagpunta sa bahay natin nung araw, ano, alam ba, dinibati ko, sasabihin sa akin, anong karapatan nyo na mangusap tungkol dito o kaya mag-interpret ng Bible? Kasi ang alam nila, sugo nila yung may authority. Ay hindi ha, ang sugo ng Diyos si Kristo lang. Ang sugo ni Kristo, ang Holy Spirit lang. So ang tanong, sino bang may Holy Spirit sa amin? Ang ibig sabihin, kung ngayon kayo mag-usap, syempre, ba't ko gigibap ng tamang nag-interpret? Eh ako. Hindi siya, di ba? Kaya nung araw, pag nag-debate ako ngayon, wala pang ang Holy Spirit na maliwanag sa akin. Hindi ako matalo sa ganyan. Pero ngayon pa, ang Holy Spirit lang talaga ng isang taong na katulad nyo, katulad ko, kahit sino, kahit sila pa. Kapag dumaan sila sa gospel, alam nyo, ang day lang kaya hindi lang matanggap ito kumisa. Pride. Pride, kasi meron silang posisyon. Meron silang katawagan na reverend, pastor, father, etc. Yun. O kaya kumikita ng malaki. O kaya napasubok. Nakapagpatayo ng simbahan. O kaya nakapagbigay ng maraming pera doon sa grupong yun. Ang hirap kumalas. Okay? Pride. Maliban pa sa udyok ng mga demonyo, masamang espiritu, si Satanas mismo ang involved dyan. Susubukan yan sa religion na yan na walang kakwenta-kwenta. Ano yun? Christianity. Okay? So, ba't ko tinitira ang Christianity? Hindi yung mga Kristiyano. Kasi mahal ng Diyos yun. Mga biktima lang sila. Ang Christianity is isang sistema na kung saan nagamit ni Satanas para bulagin
yung mga tao, lalo na yung mga Christian, para hindi makarating sa kaningningan ng gospel. 2 Corinthians 4:4, kung Bible lang din ang gusto nila. So pag sinabi kong Bible, corruption of the best yan, yun nga yung gospel, ang Panginoon Yesus, etc. Hindi ko sinasabing tapon natin ang Bible. Ang totoo, yan ang pinamimigay natin hanggang ngayon. Nagtatrabaho tayo, nangiilak tayo ng mga kung anong pwedeng makuha dyan para lang makabili ng Bible para ipamili sa mga tao, pamigay sa mga tao. Contradiction ba yun? So sinasabi, no. Kailangan maintindihan din ng mga tao na yung ating pananampalataya based on facts. At ang facts na sinasabi ko, historical facts na nakalagay sa Bible, at kung gusto lang medyo second class, edi kunin mo yung Bible ng mga Catholic, yung Apocrypha, o kaya yung mga Lost 75 books, Dead Sea Scrolls, etc., mga Jubilee, yung mga Book of Enoch, bahala sila doon. Pero sa akin, ang number one kong pinapaniwalaan bilang written word of God, etong 66 books na Bible ng mga Udyo, tsaka ng mga Catholic at Protestant, Catholic din nagdagal lang ng ilan, okay? Pero wala problema doon. Basta't ang malaga, gospel ang dinidinaan dito na nawala sa Christianity ngayon sa buong mundo. Subukan nilang paniwalaan tayo. Na ituring nilang patay na sila, nilibing kahit abogado sila, doktor, presidente, basurero, etc. Wala na sila. Nilibing, the moment na naniwala sila dyan, di ko na lagi kong dinidin dito kasi ito lang talaga message natin. Kahit sabihin nilang, ang kulit niya, wala akong pakialam. Asat nasa langit na tayo, wala ka rito, nandito yung Holy Spirit, nandito ka, ambassador ka, representative ka ng Diyos dito, wala kang gagawin dito, kahit sino ka pang presidente, prime minister, kundi yung iligtas lang yung mga tao at gawin silang disciple ng Panginoong Yesus at saka ng Diyos Ama. Okay? Now, ngayon, naiding ko na ba mabuti na itong Bible, hindi yan ang nakakaligtas. Okay. Ang nakakaligtas yung message. At kahit nakakaligtas yung message, ayaw mo namang dibdibin yun, ayaw mong i-surrender yung buong buhay mo doon sa death burial ni Cristo. Ayaw mong maturing na patay ka kasi nanginayang ka sa pera mo. Okay, yung dignity mo, okay, yung pagkatao mo, kung Amerikano ka, naku, baka mamaya magaya ako sa mga Pilipino. Wala ka na, hindi ka pwede rito. Sabi nga ni Cristo, napakadaling, madaling pong pumasok yung ano, yung kamelyo sa butas ng karayom kaysa mayaman sa kaharian ng langit. Kasi nga, pride. Okay, okay, kung halimbata, diba, maaaring makita nila tayo dito, no? Yeah. Tapos, ito pala yung mga nagpipress ng gospel. Naku, kung siya yung celebrity, o kung tiga Hollywood siya, o kaya, ano siya, congressman, senador, o kaya, billionaire, paniniwalaan kaya tayo? Hindi. O, yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Okay. Mas magaling panawalaan yung mga nasa loob ng katedral, o kaya mga naglalaki ng mga simbahan, o kaya mga protestant na kung saan, may mga barko, may mga, alam mo, araw, marami akong kaibigan ganyan at sinuportahan ko yan. Kilala ko yung mga YWAM, kasama nila ako, yung mga Pentecostal, Baptist. Ang totoo, nabautismo pa nga ako ng misyonarong Baptist eh. Si Pastor Silton, na kung saan inikayat ako for so many, many years. Ayaw ko, kasi ayaw ko nga ng religion. Pero dahil sa kabataan ko nung araw, na-convince ako na kailangan pala, or di, hindi naman sa ako parang Katoliko. Eh, yun, nagpabautismo ako sa likod ng mga, doon San Antonio, sa lubluban ng Kalabaw, kasi ayaw ko makita ako ng mga tao. Eh, sabi ng pastor, kailangan makita ka kasi ano to eh. Yung declaration of faith. Ah, hindi, ayoko. Ayoko ma-identify bilang Baptist. Natatakot lang talaga ako sa Diyos. Ang murang isip ko nung araw, bata pa ako, na baka requirement nga yan. Okay. O yung pala, hindi totoo. Ang tunay palang ibig sabihin ng baptism, gospel. Kaya pala ako nilubog doon sa buluban ng Kalabaw na yun. Ha? Ayoko sa dagat eh, kasi makikita ko ng mga tao. May kinakaya ko nga yung mga religion eh. Dahil sa takot ko sa Diyos, bumigay ako. O, pero patago yun. Ayaw kong matanggapin yung mga certificate of baptism. No, hanggang ngayon, ayaw kong. Pero, malinis yung intensyon ng mga misyonero, mga pastor, etc. Pero ang dinidin ko rito, ang ibig sabihin ng bautismo, parang yung Bible, ano lang yan, mga prolegomena, mga aid para makarating ka doon sa talagang layunin ng Diyos na mamatay ka, ay libing, lubog yun. Okay? Inaon ka sa tubig, resurrection, ascension, babaeng Holy Spirit, hindi doon sa tubig, doon sa lubloban ng Kalabaw, kaya sa ilog, swimming pool, baptism, kundi talagang sa puso mo nangyari yun. Okay ba? Okay. Now, yung Bible, anong gagawin natin dyan? O yung nga pala mga gumagamit ng Bible ng mga pastor, pare, ministro, sino yung mga yan? Kampo ni Satanas o kampo ng Diyos? Wala ko sinabing pangalan, wala ko sinabing religion. Karino sila kampon? Oh, sabi ni Paul, sumpahin. Eh kung totoo yung sinasabi natin, anong dapat nilang gawin? Sumpahin. Ibig sabihin, itakwil. Itakwil, marinding salita yun. Anatema. Okay? Delikado yun. So, either totoo yung sinasabi natin o kaya hindi. Totoo ba to? Totoo. Kung gano'n, kung totoo to, assuming na talagang itong tanggap ng langit, at totoo naman talaga, tanggap ng langit to, nasa Bible din na pinapaniwalaan nila.
kung gano'n, anong dapat nilang gawin? Lumayas! To. Oh, be separate no? Sa mga taong yan, sa mga grupong yan. Hindi ko sinasabing punta sila rito. Kahit wala, huwag sila magpunta rito, paniwala nila sinasabi na at mag-organize sila ng sarili nilang ano, ng fellowship, mga cell group, kung saan sila naroon, kaysa sila, dalawa lang sila. Basta sila'y tunay na born again, tunay na anak ng Diyos, tunay na, sabi na natin, evangelical, kasi ang evangelical, gospel ang basis, hindi Bible. Okay? Eh, okay sila sa Panginoon. Kapatid natin sila, dahil tayo mabuhay, at kung kinakala mamatay, alangarin sa kanila, kahit di natin sila kilala, gagawin natin yon. So, eh, in closing, ito yung dinidin ko ba, yung kahit anghel daw, oh, sinasabi ni Paul, kahit good angels, na bumaba rito, magsasabi ng ibang gospel maliban sa death, burial, resurrection, ascension, Pentecost, no? Hindi yung titik, ha? Yung laman nun. Anong sabi ni Paul? Pakasumpay. Hindi ba ngayon, dalawa lang yung klase ng mga namangangaral o kaya mga religious group o religious leaders? Rational o rationalization? O rationalism ang ginagawa. Hindi rationalization kasi ano yun, medyo masama ang connotation. Pag sinabi rationalism, isang form of philosophical tool for epistemology para i-gauge mo o kaya timbangin kung ano yung truth. Ang gagamitin reason, logic, data, scientific, whatever na mga involved na mga data sa daigdig na to. Rationalism yun. Yung kabila, yung mysticism. Okay? Ang mysticism, Billy, ah, kahit na napipikit ang mata mo. Ang mysticism, ay kaya kabaligtaran nito. Ito, intellectualism, dito sa rationalism, dito naman emotionalism. Kung misa, meron pang halong supernaturalism. Pagka may halo ng supernaturalism, delikado na yan. Papasok ng spiritism, at almost 90%, 99% hindi na sa Diyos yan. Papasok na dyan yung mga evil spirit, mga demons, na nagpapanggap ng good, nagpapanggap ng tama, haluan pa ng mga polen angelic influence yan, at pati Satanas involved na yan, na magkukunwaring totoo yan, pero yung pala Lucifer. Good, pero evil. O ano yon? Talagang makakausap nung mga taong ito, yung di umano, sugo ng Diyos, nagpunta nun, okay, Diyos mismo, at magkakaroon pa ng mga tinatawag ng mga palabok na makakamoy ng mga mababangong ganito, ganyan. Kikita, magkakaroon ng ulap, ganito. Kakaroon ng beatific vision na hindi may explain. So, akala ng mga taong ito, totoo na. Eh, yan, pag tinanong may ibang nasa Brazil, nasa Amerika, nasa Russia, nasa ganito, nasa Liblib, nasa syudad, meron din karanasan ganyan. Eh, yan, pag-aralan mo yung kanilang mga doktrina, kontra-kontra. Sa loob ng contradiction, sa loss of logic, hindi pwedeng lahat yan ay tama. Either la isa lang ang tama dyan, o kaya lahat sila mali. Okay? Pero hindi sila lahat tama. Okay? Baka lahat may tama. Okay, yun, may konting ano ron, may sarcasm doon. Sorry doon. Pero yun na nga nangyayari ngayon, mabigat ito. Kaya ang iba nakapagmumura dyan eh. Si Jesus Christ yung nandito, nagmumura. Kasi napakabigat ang isyong ito. Hindi ito issue ng sikmura. Hindi ito issue lang ng halimbawa, knowledge or whatever. Issue ng eternality, eternal destiny mo ang nakastayari ito. Para sabihin nilang walang kwentang usapan, bah, nagkakamali sila. Lalo na yung mga hindi pa nakarating sa ganitong issue, mag-isip-isip sila. Kasi ang tao namamatay lang. Life is short and death is sure. Alamin na nila kapag ka sila'y natigok kung sinong sasalubong sa kanila. No? So ngayon, nag-iba ako na ba? Yung paniniwala ng mga tao sa labas na hindi Bible. Ang gospel, bagamat maganda yung Bible, basahin natin yan. Wala tayong unang babasahin kundi yan. Pangalawa yan pa rin, pangatlo yan pa rin. Kaya lang hindi yan ang gospel, okay? At kung tao ang pag-uusapan, okay, supernatural being, hindi anghel. Hindi kahit fallen angel, good angel, hindi yan. Kasi hindi yan ang authority. Ang authority lang ay ang Holy Spirit na kung saan makukuha mo yan pag dumang ka talaga sa gospel. Okay? Oh ano, Adrian, okay na ba yan? Opo. Ilang minutes? 33. Hindi tayo gano'ng lumalayo rin, no?